What's up mga kapatid? Miss nyo ba ako? Kaya na mga kapatid ha, kasi ilang linggo na ako hindi nakapag-upload ng video. Busy kasi kami sa trabaho eh. Kaya... Peak season. Mapasok na yung peak season. Mismo. Medyo busy kami. And ang makagawa ng video mga kapatid, kung mapapansin nyo, ilang linggo na yung last na video na na-upload ko. Teka, magpakilala ka. Pakilala ka muna kapatid. Papunta kami sa future. Kapampangan niya sa mga kapampangan niya sa atin sa Pinas. Ito, kababayan niyo. Maya pa bengi kay kabais. Apo kendain ni. Maningat kayo. Saan nga ba tayo pupunta kasi? Bakit mga tayo nag-drive dito? Sa mga nakapanood na ng video namin dati, bakit hindi nakilala ng IELTS? Itong IELTS kasi nakukunin namin para sa ibang kategory naman. Mag-IELTS kami kasi trip lang namin tatlong mag-IELTS kasi wala kami magawa sa buhay. Alam mo na. Gusto ko subukan yung ano ko, English ko ba? Oh. Pero kumain ako ngayon, gutom pa rin pakiramdam ko. Dahil sa kababa. Ginuguto sa kababa. Surpresa kung bakit kami mag-IELTS. Kasi feeling namin, ano, magaling kami mag-English kaya gusto namin patunayan sa sarili namin. Parang kami mag-English. Sobra yung, ano, 385 sa savings ko. Kaya pinawasan ko. Kung mabrad, ganun kakayaman! O, ayun, sinabi na niya, magkano ba ang IELTS dito sa New Zealand? $385 ang kailangan mong bayaran para mag-take ka ng IELTS per person. Mahal, no? Sa totoo lang, para matanggal na yung what if sa, ano, sarili ko ba? Ah, susubukan ko na. Yun. Ako, first time ko mag-IELTS. Ako rin. Lahat naman kami, first time namin. Mga first timer kami. Siya. Ako. Nakakaba kaming tatlo. Apat na oras yun, kaya kailangan kumain muna tayo. Grabe no, apat na oras yung test. Pagpasok namin to kasi wala na kaming labasan. Dire-diretso na yun. Ano bang preparation na ginawa ninyo sa IELTS niyo? Ikaw muna. Anong preparation ginawa mo para sa IELTS, pre? Nagbasa lang. Tsaka ano, nanood ng movie. Pwede, foreign no? Foreign movie. Para ma-enhance yung listening, ano, listening skill. Tsaka, nag-read ako ng mga, ano, porn. Mabumilis yung ano, yung pag-scan mo ng mga... Yan. So, yun yung preparation niya mga kapatid. Speaking naman, nag-record ako kahit papano. Speaking ko. Record ako mag-introduce lang sarili. Nakaharap sa salamin. Ako, ang preparation ko, sabay kami na sa akin. Nag-ano kami kagabi na practice test kami. Ano, na time practice test para ma-feel namin yung may time pressure. Kasi yung IELTS may apat na ano yun. Writing, listening, speaking, reading. Kaya matagal. May oras lahat yun, may time limit. Kaya kailangan, kung ano yung may experience mo sa test, prepare na para hindi tayo gulpiti-gulat sa exam, di ba? Tama. May time pressure pala siya, no? Time pressure. Pag hindi mo natapos sa oras, hindi mo nasagutan, hindi wala kang sagot. Ano ba, may babasahin yata yung assessor. Hindi niya naulitin yun, isang beses lang. Kaya pag di mo narinig, wala na, hindi na pwede ulitin. Kaya huwag kang mag-focus sa hindi mo siya narinig. Laktawan mo na. Mahaba rin yung biyahe natin, papunta sa IELTS, ano natin? Oo. Isang oras na. Malayo kami sa mga city dito. Yung mga exam center. Nasa city yan. Dadayuin pa namin. May dadayo pa kami. Ganun talaga dito sa New Zealand. Yung mga pupuntahan ko, kailangan ko talagang puntahan ng malayo. Big time na talaga. No? Lalo na dun sa lugar ko, Benidale. Mas malayong lugar niya. 30 minutes bago makarating sa bahay nyo. Tapos, after sa bahay nyo, ilang oras pa rin, no? Oh. Lalo na pag mag-grocery ka, kailangan pa mag-lockbay ng 2 oras. Kung galing kang Benidale, no? Punta kang Hamilton, no? Mag-grocery ka, yung pang 2 weeks. Pang 1 buwan na. Huwag kayo mag-alala.
na lang, kayong mga nag-a-apply na mga, marami kasi nagtatanong sa akin kung kailangan pang kumuha ng IELTS para makapagtrabaho ng butcher dito sa New Zealand. Hindi pa kailangan, mga kapatid. Kaya lang kami kukuha ng IELTS kasi... Gusto namin. Kasi... May future kaming haharapin. Yan, may future kasi kaming pinaghahandaan. Sa mga nag-a-apply ng butcher, pwede pa kayong mag-apply dito sa New Zealand. Nang walang IELTS. Ayan na, walang IELTS mga kapatid. Mag-apply na kayo. Ito na po yung mga magte-test. Woo! Mga kinakabahan. Hey, ka ba? Masaya. Halo-halo. Kakain muna kami ng konti para... Kakain, maglalakad, magsi-CR, tapos yun na, bakbakan na. Bakbakan. Ready na kayo? Sana. Pwede pala. Kailangan igupin natin yung positive vibes. Kaya natin. 1 hour later. Kinakabahan po siya. Nandito na po kami sa Wintec. Kinakabahan siya. All time namin is at 12 o'clock. Dumating kami. Yung punto. Photo finish. Meron dun. Ayun. Yung mama na yun. Ay, hindi na susunod. Yan mga kapatid. Dito na kami. Bawal magsalita ng malakas dito. Si Mami Daisy. Si Renz. Yan. Hindi na makapagsalit. Naubos na. Nakabahan doon. Kaya yan. I am Brad. Peace pop. Mamaya hindi ko na mabibidyo kasi bawal sa ano eh. Bawal sa loob yung video eh, di ba? Bawal cellphone. Iwan ako na tong cellphone ko mamaya. So mga kapatid, hindi ko na mapapakita mamaya yung kung ano yung gagawin namin. Tapos siguro after na lang nun, kita-kita tayo ulit. Nasa Wintec kami ngayon. Parang masarap mag-aral dito. Tapos na ako. Sila na lang. Ayan sila, mga kinakabahan. Da, kamusta yung exam mo? Okay naman. Yung ano na lang, speaking na lang. Speaking ano na lang. Ano yung first exam na kinuha mo? Listening. Madali lang. Medyo komplikado para sa akin. Kay mami yan, madali lang yan. Hindi, totoo. Tapos yung ano sumunod doon, writing. Mag-ano ka, mag-susulat ka na parang... Hindi, last yun. Ay, listening. Reading. Reading, no? Tapos writing. Kasi ito na yung last yung ano. Hintay na lang nila yung speaking. Si mami, tapos na yun. Tapos ko lang. Kaya nakuha ko na yung gamit ko. Nakapag-video-video na ulit. Rapid na kami, mga kapatid. A few moments later. Ayan na po siya. Tapos na ako, mga kapatid. Ayun lang ang listening. Speaking. Spanish. Ito ba yung IELTS? Nadalian ako yun. Sila na susunod, tapos na ako. Ano po, sila na ang mga namang. Matutok pa rin ako. So, $3.50. Meron ako dito $5. Mintin natin tong card. High-tech ang vendo machine dito. Ano bibilin mo yun? And then, check out. Oh no! Time on uno. Pala ko ba pay me? Kinash na lang niya, mga kapatid. Naku, paniluha! Peki daw. Ayaw na tanggapin. Few inches later. Yan. Baka Hong Kong dollar siya. Ay, tanggapin yung bayad ni Mami. Day 2. Daming card ni Mami. Payaman. Saan? Pinipay. Kinakaskas. Day 3.
$10 na yan, ha? $10 yung gusto. Ay, $10 ang gusto. Yay! Uy! Steak! Hindi siya. Saan sa clay ko? Yuck, bariya! Galing, mami! Sila po yung chocolate. Ito yung pinagtesan namin. Kami ay nandito sa Wintec. Toing! Ayos na ayos, ayos na ayos. Let's go. Labas na tayo. Tapos na kaming mag-exam. Pakita mo yung pass. So doon kami nag-exam sa taas. Yung may lalabas dito. O, oh, diba? O, oh, dito. Hindi ka basta-basta makakalabas. May yun pa. Basta-basta makakalabas. Kailangan dito mong pindutin yan. Touch to exit. Doon pala dapat tumanayan tayo din, nagpaikot-ikot pa tayo. Kasi natin alam kanina. Dapat sinunod lang natin yung gut feel natin eh. No? Sarap ng araw. 2 hours later. Woo! Mga kapatid, nakauwi na kami. Tapos na kaming mag-take ng IELTS exam namin. Pareho kaming first time. Kung mag-IELTS kayo, expect nyo na 4 hours yung tagal nyo or more. Nauna namin ginawa yung listening, reading, writing. So yung tatlong yon simula 1 to 1 p.m. to 4 p.m. yata yun, or 4:30. Parang nasa umabot ng 4:30, mga ganun. Tapos yung speaking ko 4:40 p.m. na ako nag-start. O sila ano, naghintay pa sila mga kalating oras kasi mga 5:20. Si Mami Daisy 4:40, di ba? General, so, yung pinuha namin, general training. Ano yan? General training. General training. So, hindi pa siya yung academic. Iba daw yung mga questions sa academic eh. Ako naman, first time ko din. In fairness, nadalian ako dun sa test kaysa dun sa mga practice test na ginawa ko. Para sa akin, medyo madali naman. After 13 days pa makakuha yung result. Ayun, yung result pala. Makikita naman namin siya online. Ipo-post nila dito sa bahay aming results. Plus, magte-text din sila sa aming via SMS. Text nga. Kung mag-take kayo ng IELTS, yun. Totoo yun. I-try nyo. Mag-practice kayo. Marami kayong makikitang practice test online. Tsaka kapag ka nag-practice test kayo, huwag nyong dayain. Huwag nyong ilagay yung che-checkan yung practice test ninyo na hindi naman talaga yun yung sagot ninyo, di ba? Kasi paano ka matututo kung hindi mo ano, tsaka yung mga tao na kunwari nakakita sila ng kapwa Pilipino nila nag-i-English, parang wow, ano ba yan? English, yabang, mga ganun, mga bobo! Napansin ko lang sa mga Pilipino, no? Huwag niyong isipin na, ay, ayokong magsalita ng English kasi, ano, baka sabihin nila, feeling ako, ganun. Kung di totoo yun, huwag kayong mabahala kung, ano, kung gusto niyong mag-practice magsalita ng English, mag-English kayo. Hindi naman problema, hindi naman ibig sabihin na nakalimutan ninyo yung magsalita ng Tagalog. Ang ibig sabihin lang doon, sinasanay niyo lang yung sarili niyo na kung paano yung proper. Tama. Lalo na yung mga Pilipino na nagkakaroon ng konting accent tapos sinasabihan ng mga ibang mga Pilipino, may accent na siya, ganon. Hindi, huwag kayong ganon. Mga bobo! Supportahan ninyo kasi ikaw lang ba't may mga ganong Pilipino? Mga Pilipino lang naman yung napansin ko lang sila kasi nagtrabaho na ako sa ano eh, sa tourism industry, so iba't ibang mga nationality yung mga nakakausap ko. Pero yung mga napansin ko, medyo mga Pilipino lang yung medyo na masyadong big deal sa kanila yung mga accent ng mga kapwa nila. Mga bobo! Huwag ganun. Huwag tayong maghilahan pa. Hindi natin malaman kung naiinggit ba sila o ano bang nararamdaman nila. Ba't nila sinasabi yun sa kapwa nila Pilipino? Pero yung mga bobo! Kapag ka
ano may napapansin kayo, wala namang problema. Huwag niyong itindihin yung accent niyo, huwag niyong itindihin kung ano yung mga sasabihin niyo. Basta ang importante, naiintindihan niyo yung words na ginagamit niyo. Tsaka, importante, nagagamit niyo yung salita para makakommunicate kayo sa mga ibang tao. Kasi, syempre, pag nagtrabaho kayo sa ibang bansa, tulad dito sa New Zealand, ang mga katrabaho nyo, mga hindi nagtatagalo. Oh, kaya, yeah, syempre. Ano, kaya kailangan matuto tayong makibagay ng maayos at hindi naman ibig sabihin. Alam naman kausapin mo ng Tagalog yung foreigner. Mga bobo! Sa kanyo. So yung practice natin na parang ano, na natural lang yung flow natin ng pakikipag-usap sa English para madali rin sa atin, hindi rin tayo mahirapan. Ano bang ayun, wala na. Nasabi mo na kasi lahat eh. Yung gusto kong sabihin, nasabi niyo na. Pinaka-ano, the best. Magdasal. Yan. Lagi niyong kakausapin si God. Ayun, the best. Kahit di kayo sigurado sa mga sagot niyo na parang pakiramdam niyo, ay, di yata ako papasa kasi mga sagot ko parang ano. Magdasal pa rin kayo, magpasalamat kayo kasi nakakuha kayo ng lahat ng desisyon na gagawin ninyo, pagdasal ninyo kasi wala namang mawawala sa inyo. Wala namang mawawala. Tsaka huwag niyong isipin na pag kumuha kayo ng IELTS kung mababa yung score niyo o mataas yung score niyo, baka mababa yung score ko. Ipagdasal niyo pa rin yun kasi ang pinakamagandang score yung magkaroon kayo ng score kay God. Yung pinakamataas na score. Yan. Ganda yan. Yung pinakamataas na score. So, abangan ninyo kung ano yung scores namin. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Don't forget to ring the bell. Ayun, sige. Maraming salamat sa mga nanood at kita-kits. Kita-kits ulit mga kapatid. Paalam!